lahat ng mga pulis na dapat patas kayo. Huwag kayo matakot. Porket mayaman, takot kayo. Pag mahirap, hindi kayo takot. Pag ginagawa nyo inyong trabaho, wala dapat kayong katakutan. Gumagawa kayo ng tama. Kahit saan makarating, yung katotohanan ay lilitaw at nandito rin ako para sumuporta sa inyo. Alam niyo naman yan, di ba? And it will serve as a lesson to you and not only to you and to everybody, sa lahat ng mga pulis na dapat patas kayo. Huwag kayo matakot. Porket mayaman, takot kayo. Pag mahirap, hindi kayo takot. Pag ginagawa nyo inyong trabaho, wala dapat kayong katakutan. Gumagawa kayo ng tama. Kahit saan makarating, yung katotohanan ay lilitaw at nandito rin ako para sumuporta sa inyo. Alam niyo naman yan, di ba? Galit ako sa mga pulis na maabusado, pero ako naman ay natutuwa at marami na nga ako na nabigyan ng recommendation ng mga pulis na gumagawa ng tama. Okay, gets nyo po? So, sige po. Ano pong reaction niya ulit? Hindi na maputo tayo. Stop Sergeant Rojas, reaction niya na kayo po ipapasuspindi ko o masuspindi na. Si Patrolman De La Cruz, tumataas na kamay. Sige, Patrolman, anong reaction mo na ikaw ay dapat masuspindi? Sir, good morning po ulit. Sir, unang kasi po, sabihin ko lang po yung part ko. Kasi po, sir, ang nauna pong first responder doon is si MMDA. Tsaka po yung mga ISAC po ata yun. Sir, dapat po, pwede naman po silang mga aresto. Dapat po sila po ang unang naging first responder doon. Sila po ang umaresto po doon, sir. Tapos turnover po sa amin sa police station po. Pero hindi naman po nila ginanon yun. Kasi sir, hindi naman pwede kami ang unang umaresto po doon. Kasi po, hindi naman po, wala naman po kami knowledge sa nangyari na yun. Kasi po, hindi naman po kami ang first responder. O nga po, sir. Pero kayo po ay tinawagan for police assistance. Ang tawag lang po naman sa amin, sir, police assistance. Nag one way po, sir. Correct. Tapos ayaw po driver license. Correct. Kaya nga po. Wala naman po sinabi sa amin, sir, na ganun. Exactly. Sa tawag po. Yes, walang sinabi. Okay, nandun na po ako. Pero nung pagdating niyo po doon, dahil tinawagan kayo for police assistance, pagdating niyo doon, na-determine ninyo na lasing, kayo na mismo ang nag-decide upon the two of you na dalhin natin to sa presinto, ipasobriety test natin at pag nag-fail to at amoy alak naman talaga, pasuray-suray, nag-one-way, the fact na... Sandali na sir, the fact na... Hindi po namin alam na lasing po siya. Nala naman po sinabi ang MMDA. Ang tawag lang po talaga sa amin is counterflow. Nangihingi ng police assistance, ayaw po ibigay yung license. Hindi po namin alam na nakainom, sir. Okay. Kaya po, wala naman po kami. Okay, sandali lang po. MMDA, Attorney Artes. A personnel here who's present at the time, Your Honor, will testify na totoo po yun na kaya kami tumawag na assistance dahil ayaw pong ibigay yung lisensya. Pero nung dumating po yung dalawang PNP personnel, in-inform po sila na amoy alak yun pong dalawa, yung pong driver. So, na-informahan. In-inform po sila. And yung pong sinasabi po ng ating resource person from PNP na dapat kami nag-aresto, hanggang traffic violations lang naman po kami. Wala po kaming police enforcement power para mag-aresto. In fact, ang protocol po namin, pag po merong kaming na-apprehend na nagmamaneho for traffic violation, ay tumatawag po kami talaga ng police para po arestohin. Ang ginagawa po namin, iimpindihin namin yung tao hanggang sa dumating yung police para po ma-aresto. Tapos po, yung sasakyan po pinatotoo namin para hindi na po magmaneho yung lasing na pasahero. Ganun po yung protocol namin. And in this instance, in-inform po yung dalawang PNP na amoy alak yung pong driver. At again, hindi po kami kasi deputized at hindi naman po kami trained to do field sobriety test. Kung hindi, yung amoy alak lang po ang pwedeng i-determine ng aming mga enforcers, Your Honor. Okay. Yun pala, na-informahan po kayo, Patrolman.
De La Cruz at Staff Sergeant Christian Ruas. Pero wala po sa aming inimpormang amoy alak po yung ano, wala pong sinabi si MMDA po, yung personnel po nila. So ibig sabihin nagsisinungaling ang MMDA? Nagsasabi lang po ako sir na ang totoo na wala po talaga silang sinabing nakainom. Yun lang po talaga, naka one way daw po at ayaw ibigay yung license. Kaya po pagdating namin nun sir, sobrang saglit lang din po namin, gawa po ng pagbaba namin. Sabi po ng MMD, hindi ko lang po nakuha yung upload, yung pangalan po, sabi niya. Sir, okay na, binigay na yung license. Titikita na lang namin, kaya hindi naman po namin alam na nakainom kasi hindi na po kami nalapit po sa nag one way po kasi po andun pa rin siya sa kotse niya, sab. Your Honor, okay. Can we review the footage? Kanina po yung recording nitong session. Kanina po si PSSG Rojas admitted na na-inform sila na nakainom. That is correct. Patrol so, De La Cruz, inamin kanina ng kasama mo na they were informed, you guys were informed na medyo nakainom yung pinaginamit niya na term. Tapos ngayon ikaw, kinukontra mo yung statement ng kasama mo. So sinong sinungaling sa inyong dalawa? Magturuan kayo. Okay? So, Colonel Arau. Thank you, Mr. Chair. I'd like just to give an idea because yung nangyayari, sir, pasok yun sa warrantless arrest. So anybody can arrest, sir, and even the civilians, lalo law enforcers, and then turn over to the police. Yun ang nangyayari sa ground, sir, na as long as in his presence, makita mo na may violation itong tao na ito, pasok yan, sir, sa warrantless arrest. Then the PNP can receive, mag-turn over sa amin, sir, yung ano. You know, kasi, like, as I observe, sir, wala sila doon sa ano. So, wala, hindi sila personally na first hand na naka-determine yung probable, ano, yung violation. So, I think, sir, kung tinuturn over lang sa kanila, then, of course, sir, ang first information, yung first responder na nag-arrest, then turn over, then the PNP will process. Pero as long as the PNP, sir, is not, doesn't have the first hand information, so medyo mahirap i-execute yung arrest, sir, kasi hindi pasok sa warrantless arrest, sir. That is correct. I agree with you. Pero, Colonel, on the other hand, the two policemen were informed that the driver was drunk or is drunk at that moment. Now, when they were called upon to respond doon sa tawag ng MMDA, they were properly informed. Yan ang pag-amin ni Staff Sergeant Ross na lasing, amoy alak. So, at sila ay pinara or nag-violate sila ng busway regulation. So, pagdudugtungin mo lang yon, aha. Okay, second information, tama. Nandiyan yung mga ibang law enforcement group, SINSAIC, at nagsasabing pumasok sa busway, nag-one way, meaning nagda-drive siya nang lasing. Therefore, dapat dinala sa presinto to enforce and implement yung RA 10658. Colonel, pag sa nangyari ito sa mahirap, kulong agad yan. Believe me, believe you. I've been in public service for more than 25 years now. Siguro magkapareho lang tayo. Gaano katagal na po kayo sa servisyo? 31 years, sir. Mas matagal-tagal ka sa akin. So you should know better. At sa aking karanasan, karamihan pupunta sa akin mga mahirap ng kababayan na inapi, inabuso, ginago, tinarantado ng mga pulis. Dahil sila mahirap. Wala pang lumapit sa akin na mayaman na mga taga Forbes Park, na mga taga
Corinthian para magreklamo dahil inabuso ng police. Never, ever it happened. Never, ever. Now, parang kinakampir mo pa to. Don't do that, Colonel. Ikaw ang tatamaan, ikaw ang mapabalikan ko rito. Don't ever, ever do that again. Not here. Not here sa Senate. Sa radyo, pwede tayong magbakbakan doon at palunsutin kita. Dito sa Senate, huwag na huwag mong gawin yan. Kampiyan mo tong alipores mo or kabaro mo na nagkasala. Don't ever, ever do that, please, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, po. So anyway, umiyak ka na. Stop, Sergeant Christian. Huwag ka umiyak. Diba? Mas di po, sir. Okay. De, eto trabaho lang, ano. Because, like I said earlier, masakit po sa akin na yung mga mahirap namin kababayan, nating mga kababayan, pumipila sa action center ko yan. Yung iba, natutulog pa doon para masagip ng kota sa pila. At ano yung mga sumbong ng karamihan? Sila yung mga naapi. Hindi lang pulis, may ibang mga taong gobyerno. Wala pang pumila dyan na milyonaryo para ireklamo silang naabuso. Kaya uminit ang ulo ko rito ngayon dahil nakita ko na para bang yung batas ay ina-apply lamang para sa mga mahirap, pagmayaman, lusot. Yun po'y masakit sa kalooban ko. Sana po maunawaan nyo. At gusto ko lang po ipakita sa lahat na the law should apply to all. Hindi po dapat tayo selective. Diba? Yung he was less in life should have more in law. Ibig sabihin, yung mga maliliit nating kababayan ay dapat magkaroon ng matibay na suporta mula sa ating batas. Yun naman po, sir. So anyway, I will really recommend na kayo po ay masuspindi para makita po ng taong bayan na patas ang batas. Okay, sir? Yun lang po yun, sir. Now, it's up to your superior kung ano maging diskarte niya, pero I would really strongly recommend it's up to your superior. Kung hindi kayo suspindi, then may problema ang superior ninyo dahil mananagot siya sa akin kung bakit niya isuspindi. Okay, sir? Yun lang po. Now, DOTR, maraming mga tao dyan sa busway ninyo, traffic enforcement people. Sino lang ba may karapatang manikit? Kasi nandyan yung Coast Guard, nandyan yung RTO, MMDA. Sino bang may, ano, may karapatan? Nandyan minsan yung HPG, SAIC. Sino ba talaga? Mr. Chair, kung sino po yung may wala, the busway is not exclusive to DOTR po. So, kung may law enforcement po, example from the PNP, may nakita silang mali po doon na nangyari, they can issue po a citation or a ticket po doon sa nagkamali, okay, po. Ah, okay. So, pero dapat wag na lang magkumpul-kumpul kasi para nakakalito. Yes, opo. Hindi. Dapat distributed kasi nangyari kung minsan magkukumpul-kumpul kayo lahat yan, lahat kayo may panikit, eh sino mauna? Kumbaga, tataas ang kamay, ako muna. Mamaya ka na. Hindi naman po. Hindi dapat naman. Iti-distribute po yon. Na pare, meron na dito kami, kayo naman doon sa after 1 kilometer, ikaw naman doon sa after 5 kilometers, ganun siguro dapat. Kasi kung minsan nakikita ko, nagkukumpul-kumpul kayo sa isang lugar. Eh. More particularly, kung saan nagkukumpul, doon sa maraming tao para makita nagtatrabaho kayo. Doon sa mga train station. Doon ang tinitingnan rin po namin, Mr. Chair, is kung may nahuhuli po, may space sana kung pwede, malagay po yung sasakyan habang may ticket para yung flow po ng bus. Aba, kasi limited ako lang po. Kasi kung doon po kami sa dulo po, when we apprehend someone, mahuhold po yung buong linya po, Mr. Chairman. So we'll find a better way and the process to do things po. Yeah. Kasi nakita ko, nang huli lang kayo doon, nag-abang kayo doon sa isang lugar, sa ano, MRT station. So after MRT station, sabihin, wala na, di gagamitin ulit yung busway. We transfer naman po on different areas.
Kasi Mr. Like what I said, Mr. Chairman, as much as possible, yung purpose namin, ang presence ng SAIC, hindi po yung panghuli. It's okay. Really to prevent yung safe, to prevent crimes, to ensure okay. The safety of the passengers po. It just so happens na yung nga wala pong enough manpower yung LTO, kaya kung may violators po, nagpa-deputize po some SAIC personnel po, Mr. Okay. Chairman. Sige, ang gusto ko lang po kasi mangyari na distributed po dapat yung mga nag-enforce ng busway regulation para hindi yung isang lugar lang at kumpul-kumpul, para yung mga violators na nag-violate after 1 kilometer, 2 kilometers, pati sila mahuli din. Kasi ang ginagawa ng iba, alam na namin, meron na nandiyan na yung DOTR, lilis na sila. Pagkalampas, papasok, lampas na sa kung kasi ang tumatambay palagi, papasok ulit siya sa busway. May nahuli din po kami na ganun, Mr. Chair, because kung nakikita nila yung tactics na ganun yung ginagawa, we also see that with the help of MMDA, we also change yung routines po as much as possible, Mr. Chairman. Thank you po. Okay. Buo na ba yung video? Ang kanina? Paputol-putol? Yung kanina yung video yung sa actual incident. Okay. Nakikita natin. Ayan. Okay. Magkaharap na yung bus at saka yung SUV. And then umaatras yung kotse. Ayun, nandun na agad, may nakamotorsiklo, hindi pa identified kung sino yung nakamotorsiklo. Ayun na, marami ng mga tao doon. Ilang naputol? Yung lisensya, LTO, yung lisensya po ni Christopher Lim de Vera. Anong nangyari, sir? Your Honor, before yung pong report ng SAIC and yung pong iba, dahil po nag-viral ito, nag-take over, nag-conduct na po ng sariling investigation po yung LTO. Yes, sir. Yan, ang result po niya, Your Honor, Mr. de Vera was declared as improper person to operate a motor vehicle. Very good. His license was his driver's license was already revoked, Your Honor. Revoked? Yes, oh, Your Honor. It's more than what I am expecting. And okay. He was also cited for disregarding traffic sign and obstruction of traffic, Your Honor. Okay. So, therefore, wala na siyang kalapatan magmaneho sa kalye. Yes, Your Honor. This was signed by Asek Mendoza, Your Honor. Oh, can we get a copy of that? Sir? Para yes, Your Honor. Para masiguro na talagang totoo yung pinagsasabi niyo po. You have that copy, sir? Can I see the copy? We'll provide a copy, Your Honor. Okay, sige. Very good. Kailangan ko po yan. Again, ang kaya ko ginagawa ito, Mr. Almora, para ipakita sa taong bayan at sa lahat na patas kami dito. Na walang mayaman, walang mahirap. And thank you dyan sa LTO. Kung ganon. Kasi gusto ko talagang nasuspindi o na-revoke. Kasi good news yan. And I will commend LTO for doing that. Okay, thank you. Now, before I suspend this hearing, meron bang mga gusto magsalita? Okay, may nandito pa yung sa wanted sa radyo na complainant. Where is the floor?
Okay, nandito ba si ano? Mr. Lemuel Buenaflor, Senior Director, Chairperson of Lucky LMB Trading Corporation. Okay. Yeah, I remember now, kasi I received so many complaints every single day sa Wanda sa radio. Ah, yes, I remember now, Mr. Lemuel Buenaflor. Good afternoon po, sir. Good afternoon po, Mr. Chair. For the benefit of everybody who hasn't seen that complaint of yours on my show, pakiulit o ulit, ano nangyari po sa anak niyo, sir? This is the viral video in Santo Tomas, Batangas. So, last Sunday po, August 11, I was in the airport and I received a call from my son. My son is being treated for rheumatic heart. He is 20 years old, student, a college student in Lipa. And I received a call na binugbog siya. Hey, my house, he is traveling to at approximately to 11 kilometers going to yung kanya pong pupuntahan. And after po passing dito sa malaking mall, there is this roundabout na katabi po nito is bar. So may bigla pong lumabas na sasakyan at dito po ay binusinahan niya. And then afterwards po ay nakalampas yung anak ko. And then there is a three lane, so nadudun po siya sa gitna. And then nung siya po ay pag-shoulder to the right, siya po ay binusinahan uli. And then after that, kinat siya. Bumaba po itong mga accused. And doon po binugbog ang aking anak. Nang dahil sa busina lang? Dahil po sa busina. And then there are concerned citizens na nag-blowing their horns para po patigilin. My son covered his head and they are continuously blowing at the nape and at the back of the head. Ito pong aking anak. And then nung may bumusina po na concerned citizen, driver ng jeep, ito po yung nilapitan at binantaan pa po na babarilin. So wala pong nagawa ang ating pong mga bystander there. And then good thing, there is this concerned citizen after the incident po who reported at nag-responde po yung ating pong SWAT, yung pong PNP. At ito po ay nahabol po kasi ito pong accused na ito is malapit lang dun sa pinangyarihan po ng crime. Probably mga 3 kilometers away. So they were brought to the police station. I went there. Lasing na lasing po itong driver. And then one of the barangay captain has cooperated. So they brought again po yung another 2 na passenger to the police station. And then sila po ay nakulong. The following day, we filed po ito pong kaso to the fiscal and yun pong aming na-file lang at in-accept nung fiscal. It was resolved that this is a slight physical injury simply because we were not able to provide po immediately yung atin pong medical certificate. Okay. And good thing din po, our police po officers has filed yun pong 10586. So I just received po yung ating docketed na case na na-file po dito po sa ano sa driver po na ito. Kanina I'd like to make a correction. I keep mentioning R810658. It's correction. It should be 10586. Okay. It's not R810658. It's 10586. All right. 10586 in anti drunk and drug driving law, R810586. Thank you. So Mr. Buenaflor, natigil po yung pambananakit sa anak ninyo dahil may mga concerned citizens na bubusina na nabubulabog na nambubugbog kaya napatigil. Eventually they were arrested. Yes, Mr. Chair. Okay. Yung police na umaresto, saang unit po ito?
sa Santo Tomas City Police Station po. Ah, in the HPG. Yung pong may naka-deploy po kasi na SWAT team, yung mobile patrol ng SWAT team. So ito po yung nag-responde at naka-aresto doon po sa driver. Okay. So ano po kinaso sa kanila? Ang kaso po ngayon na final po namin ay physical injury. So nakasampa na po itong kaso na ito. And then the police has filed po yung 10586. Okay, very good. For so the driver. Na. And right after this po, we will be filing po. Meron na po kami prepare na verified complaint. We will be asking po and requesting po the LTO to revoke the license po nitong driver. Because yun pong, in behalf po of the public, the 10586 po is very harsh, ang penalty. In fact po, makukulong kayo dito ng 6 months, if even without the injury. So kahit po kami, ingat na ingat po kami sa pagmamaneho, lalo po pag nakainom, even in our business. Kapag po may mga events, kami po ay talaga nagpapadrive sa atin pong mga hindi po nakainom na drivers. But unfortunately, we were able to meet ito pong mga ganito na nabigyan po ng pribilehiyong mag-drive sa kalsada na talaga pong nag-puput the responsible drivers at the roads at risk. Kaya po, kinakailangan po namin talagang ituloy ito in behalf of our responsible drivers dito po sa Pilipinas. So LTO, i-revoke natin tulang ginawa nyo kay Tevera dito sa driver na nambugbog sa anak ni Mr. Bonaflor. I want the license revoked as well. Yes, Your Honor. We'll do that. Okay. Sino po yung driver? De Los Reyes or Malacaman? Certain Marlon De Los Reyes. De Los Reyes. Yes, okay. So dapat itong license ni De Los Reyes ay ma-revoke na rin po. Yeah, LTO. Yes, Your Honor. And then, how long would it take for you to revoke the license? We will wait for the, we'll just wait for the formal complaint so that we have a basis to act on it, Your Honor. Okay. And, kayo po ba yung nakapag-file ng formal complaint, Mr. Bonaflor? Actually po, our lawyer is already in the LTO. So, just waiting for me para po mapirmahan ko po yung, ano po, okay. Verified complaint. So, as soon as it's signed and verified yung complaint niya, gaano po yung katagal yung proseso, Mr. Almora, sir? First, Your Honor, we can already suspend the license. And then, we'll just issue the show cause. And with that, with all the documents that will be given to us, then we can already evaluate for the revocation of the license, Your Thank Honor. You. Tama naman si Mr. Bonaflor. Harsh itong 10586, which tama lang talaga din kung tutusin. 6 months pagkakulong. Eh sana si De Vera na kulong yun ng at least minimum of 6 months kung siya ay nakasuhan agad na dala sa presinto. Yun talaga naman ang narapat. Pero now, lesson learned for everybody dito ay yung kailangan na talaga natin ng breathalyzer. We need breathalyzer. And like I said, DOTR, bigyan natin lahat ng ospital. MMDA siguro, I don't know, mag-usap-usap kayo kung sino talaga ang karapat-dapat na ma-deputize. MMDA, for me, I think MMDA because MMDA is always visible. And the PNP, Colonel Bobby, PNP. Kasi, kuminsan itong mga driver, pag MMDA lang, eh baka tatakasan. Sorry ha, MMDA, marami akong nakikita na nakikipagsagutan pa, nakikipagsigawan, nakikipagmurahan, kawawa naman kuminsan yung mga traffic enforcer ninyo. Eh pag police may baril, HPG, eh iba ang dating. Ginagalang siguro, HPG, isa kayo dapat, and I will support, mag-procure kayo ng breathalyzer, and I will support that. And then, syempre, meron na kayo mga body camera na rin, iba, sa PNP. So, isusupplement yan with body cam and then breathalyzer, and then ititrain yung mga tao nyo sa field sobriety test. Pagsasamahin yung tatlo, bingo. So, sige PNP,
sabihin nyo sa amin kung ano yung gusto nyo gawin na para matupad itong pinag-usapan namin, and I will support. Yes, sir. Actually, sir, in light with these challenges, it is high time that we propose the inclusion of an appropriation in the NEP, sir. Yes, it should be. Kasi MMDA din, visible. At PNP, maganda nga kung magka-tandem kayo eh. We will coordinate po with DOTR, LTO, PNP, and MMDA, Your Honor, for the proper coordination. Mag-usap-usap siguro kayo. Yes, yes, Your Honor. Pero ang gusto ko, ang lead agency siguro dito dahil talagang PNP, dahil ang PNP ni respeto. MMDA, ilang beses na ako nakita sa kalye na naawa ako sa MMDA na nagpagpatentero sa mga inhuli, kuminsan sinisigawan, sinasagot, minumura pa. Even in this particular instance, Your Honor, nahirapan po yung enforcers natin bago nakuha yung lisensya ng Bakit, sir? Violator. Ayaw pong ibigay. O, see? Ay, ibigay. Kasi nga, wala kayong, hindi kayo naka-uniforme ng tulad ng uniforme ng polis. Pero kung polis yung maghingi noon, ibibigay yun. Kaya yun, sinasabi ko, kung lasing ang pinag-usapan natin, siguro polis ang isa sa mga lead agency to implement that RA 10586. Okay. Kasama siya po yung MMDA and DOT. Mag-usap-usap siguro kayo. Okay. Sige.